Try, welcome back to another episode of Try PH Tech to Try, and I am your host, Justine. It's been a week na po since ni-release ng Try PH Media ang first ever episode ng Tech to Try. At talagang gusto ko po ulit magpasalamat sa lahat ng nag-comment, nag-like, nag-share ng video na iyon. Thank you very much po mga ka-try. Last week, we mentioned that Tech to Try will help you appreciate technology even more. We also talked about how this show will help you to see that technology is something that removes the barriers between people and their ideas. Pero to support this statement, kailangan makakilala tayo ng living example, hindi po ba? Kaya for this episode, we will meet someone who used technology in the best way possible. Technology, with his efforts combined, has paved his way to where he is and has now. Kaya wag na nating patagalin pa, let's meet our guest for today. Hello, Sir Dan. Good morning. Hi, Ms. Justine. Good morning. Magandang umaga sa lahat ng viewers natin at magandang umaga sa mga ka-try. Ayun, welcome to Tech to Try po, Sir Dan. And before we start po, would you like to introduce yourself and mabanggit ninyo kung nasaan kayo ngayon at kumusta ang kalagayan ninyo dyan? Okay, hello po sa inyo lahat. Ako po si Deniv Lloyd Masada. Sa akong musician, sound mixing at mastering engineer. At nandito ko ngayon sa aking room studio sa Bayambang, Pangasinan. At kasama ko ang parents ko, okay naman kami. That's really good to hear po, sir. Pero last episode, naalala ko, na-mention ko na kayo ay close friend ko rin. Hindi na itatanong ng mga katry natin na I'm originally from Pangasinan din, mga Tarong to be exact. Kaya yung nabanggit na lugar ni Sir Dan kanina, medyo malapit-lapit din yung tirahan ko doon. Kaya nung nasa Pangasinan pa ako, nakakasama ko talaga si Sir Dan. Sir Dan, last episode po, our viewers were really, really excited to meet you. There were some people pa nga na minessage nila ako within that day, asking kung sino daw ba yung ipi-feature ko. Meron namang mangilan-ngilan na nahulaan na nila kung sino kayo. Pero syempre, lahat kami na-excite talaga na makakwentuhan ka today. Oh, talaga lang ha? Well, thanks sa viewers sa support and looking forward na magkaroon ng appearance dito sa show. Sir Dan, can you please tell us ano po yung matanong ko lang, ano yung work ninyo ngayon and how is it related to technology? Sa akong record producer at cinematographer. Wow! So sir, when did you start doing this po? Nagsimula ako nito way back 2013. Pero ngayon, I've been doing this job for about a year now. Can you please tell us naman, Sir Dan, ano yung mga gamit ninyo, mga tools at saka mga equipment nung nagsisimula pa lang kayo sa industry na ito? Well, actually, nag-start na ako mag-record-record via phone eh. Kasi wala pa naman talaga akong idea sa mga proper equipment for recording that time. At saka, ang gusto ko lang naman, yung makapag-record lang na guitars, na keyboards, tapos makapaglagay lang ng boses. At ang totoo po niyan, ko-convert ko pa yung mga recorded mga video files into audio file para lang ma-layer ko siya sa recording software. Nabanggit nyo kanina, Sir Dan, narinig ko po, nabanggit nyo na kayo ay isang record producer. So, matanong ko lang, Sir Dan, from the beginning po ba, was it really your intention to do this for a living? No. Hindi talaga. Kasi dati, I never thought of it in that way. Wala rin akong alam or any idea kung paano ko makakapag-upload sa internet, lalong-lalo na yung mga kahit yung rough records lang. At wala pa naman akong mga alam na audio streaming platforms dati na pwede mag-upload ng mga songs and at the same time, magkakaroon ka ng income. So yun, parang sinarili ko na lang muna yung mga gawa ko kahit na medyo hindi rin ako satisfied. Kasi isa pa, wala namang internet dito dati sa bahay. So talagang sobrang kulang ako ng mga resources. Tapos nung lumabas yung USB na microphone, yun, pinag-experiment ko yun. Tapos nag-purchase ako. Tapos kumuha rin ako ng murang audio interface para makapag-record ng mga instruments kahit na rough lang. When did you decide to upgrade your equipment naman, sir? Sa totoo lang, last year lang talaga ako nakapag-decide na mag-fully upgrade ng mga equipment ko for recording.
mula nung nagbigay ng break yung mga music streaming platforms na mga para sa mga indie artists or mga producers na gaya namin na makapag-upload or makapag-share ng mga nagagawa namin mga audio tracks, covers man yun or originals. Regarding naman sa mga equipment ko ngayon, hindi naman siya ganoon talaga ka-expensive. Karamihan kasi sa mga gusto maging record producers ngayon, medyo nati-discourage na ituloy yung passion nila dahil lang alam nila they have to spend hundreds of thousands or they have to spend a lot para makaroon ng mga equipment. Pero doon kayo nagkakamali. Doon sila nagkakamali. Ang totoo, kung ano lang talaga yung kailangan mo, depende sa kind ng production na gusto mo, yun lang naman yung kailangan mo purchase. Ang importante lang naman dyan for me, ito yung mga specific na equipment na kailangan para makapag-record. Na-recommend ko sa inyo. Huwag kailangan kayo ng microphone, ng audio interface, para pumasok yung mga signals ng instrument sa laptop. Laptop, syempre. MIDI controllers, yung mga keyboard na pwedeng i-connect sa computer. Editing headphones, gaya ng ginagamit ko ngayon. And yung speakers. Pero kung sa mga upgrades ko ngayon, kumuha na rin ako ng vocal compressors para mas madaling mag-edit ng mga boses, yung mixer, yung mas mabigat na load na audio interface, mas malalaking speakers na gaya na nakikita nyo sa likod, and malamang alam nyo yung speaker na yan, at yung headphone interface, yung ganito, para makapag-record kayo ng sabay-sabay na madaming headphones yung magagamit. Salamat, Sir Den, sa mga recommendations niya regarding sa mga equipment. Pero Sir Den, we all know that there are a lot of your kind in this industry and maybe some of our viewers, mga katry natin sa ngayon, they have the same passion as you and are thinking to upgrade din yung mga equipment and tools na meron sila sa ngayon. And I'm sure, Sir Den, na-agree din po kayo na we have our own preferences on what we want, especially on what we want to own. So how can you support po the idea na the equipment and tools that you have right now can really get your job done and at the same time can satisfy your passion? Yes, I totally agree na meron tayong mga sariling choices or preferences on purchasing equipment and tools that fits our craft. So, totoo lang mga katry, meron talaga yung mga proper gears para makapag-record ka. Pero baka ang ilan sa inyo makakapagsabi na, ay, wala pa akong budget for that kind of equipment. Pero, naiintindihan ko yun. I totally understand kasi I've been there. But then, dyan na pumapasok na yun yung creativity and yung knowledge mo sa technology. Using the maximum potential of your current equipment and tools that you have. Gusto ko lang i-share yung mga napapanood ko sa mga videos sa YouTube na matatagal na mga producers, mga batikan na sa larangan ng music production, at yun na rin yung mga nadalawan kong mga masterclass na mga regarding sa pag-produce, wala akong matandaan na sinasabi nila na nag-refer sila ng any gamit. Ang sabi lang nila, karamihan, be creative on what you have.
which is sobrang nag-encourage sa akin personally na mag-explore pa, lalo na sa pagkuha ng mga tamang equipments at yung mga tools. Ganda yung sinabi niyo dun, Sir Den. Gusto ko po yun. Gusto ko i-quote yung nabanggit niyo dun na be creative on what you have. That's really nice, Opo. Can you give us a solid reason, Sir Den, on why our viewers should buy the same equipment as yours? Ano na po yung mga na-accomplish ninyo gamit yung mga equipment and tools na meron kayo ngayon? At paano niyo po masasabi at mapapatunayan sa ating mga katry na it was really worth the upgrade? Well, unang-una, hindi siya complicated. Reliable siya. Simple lang gamitin. And the equipment and tools that I have right now, meron ako ngayon, na nakakatulong sa akin na mag-work ng efficient. Sobra. Kumbaga, yung equipment ngayon, yung nagtuturo sa'yo o nagturo sa akin kung paano mo siyang gamitin. At saka dito sa mga equipment upgrades ko ngayon, na-pacify talaga yung mga needs ko when it comes to making and producing professional sounding music. At dahil sa mga upgrades na to, mas marami ako mga naging monthly plays sa Spotify. Yeah. And I am really happy to share to all na naka 500,000 plays na narin yung ano, yung top track ko sa Spotify. At syempre, kasama na rin dun yung mga ano, tulong ng mga naging artist or nakatrabaho ko sa mga recording sessions. Kaya masasabi kong it's really worth the upgrade. At talagang I would totally recommend upgrading your equipment that fits your needs. Ibang klase talaga si Sir Den. Sir Den, congratulations po sa mga na-accomplish ninyo. And before we end this interview po, what can you say to our viewers sa ating mga katry na gusto rin nilang magkaroon ng karagdagang knowledge sa technology, lalo na doon sa pagpili ng right equipment and tools for themselves? Simple lang. Maging mas resourceful pa kayo. And resourceful, gamitin yung advantage ng technology para mag-gain ng mas maraming knowledge sa kung ano yung equipment na dapat mong kunin. At advice ko rin dun sa mga nanonood ngayon, manood kayo ng mga reliable na reviews ng mga equipment na gusto ninyo or gusto nila. Kasi sa pagpili ng mga tamang equipment, pwede mong itanong sa sarili mo, ano kaya yung pwedeng i-offer ng equipment ito sa akin o sa inyo? Kasi napakahalaga yung pagpili ng tamang equipment or tool para magkaroon ng job done correctly sa mga projects natin. Kaya magkakaiba man tayo ng needs sa equipment, nasa isang pahina lang tayo na we all want to feel satisfied at yung mga supporters, fans, or mga listeners natin sa mga craft na ginagawa natin, especially sa paggawa ng music. Thank you very much, Sir Den, for being a living example sa aming lahat or sa ating lahat kung paano natin mas ma-maximize yung use ng technology. Sir Den? Okay, maraming salamat din for having me dito sa Tech to Try. Actually, it's an honor for me at naimbitahan niyo ako na share yung mga knowledge ko. Pero syempre, gusto kong pasalamatan yung mga artists ko, yung mga nakatrabaho ko na, kung bakit naging successful yung mga ganitong klase ng production. Si Nicole, syempre, yung isa sa mga top plays natin. Si Jonathan, yung isang friend ko na taga Nevesia na nag-share ng mga original songs niya. Syempre, gusto kong batiin yung band ako, The Nameless Band. Si Paolo, ang misis niya na si Jules. Yung keyboards and bass namin na si Jeff. Yung lead guitarist namin si Aying. Yung percussionist namin na si Pasi. At yung vocalist namin and manager namin na si Nesh. At shoutout ko din siya na si John Piolo, ang pamangkin ko na sa pagpapahiram ng mga ibang equipments dito para makapag set na magandang ano, ambience ng recording dito sa interview. At syempre, sa parents ko din, sa patuloy na pag-support sa akin, sa pinili kong path na maging record producer. At syempre, sa host, sa no, sa pag-ibot sa akin dito. At saka kung hindi nyo natatanong, sa mga record sessions namin, ilang beses ko nang nakasama yan. So please follow me, Danig Masada Music sa Spotify. And, so, thank you so much guys for listening.
still sa mga songs namin. Ito to ang ano ha, ito ang gusto ko i-breakdown. After ng quarantine, kakaroon ako ng mga iba pa mga konting upload siguro para mas maging faster and satisfying results yung production sa mga i-release namin. At kasama syempre yung ating host. Yan ang aabangan eh. Tapos yung Justine. May pa-extra pa si Sir Den. Thank you very much, Sir Denny, for being with us today. Salamat po! You're welcome. Once again, I would like to thank Sir Deniv for being with us today and showing his amazing studio to us. And just like what he mentioned earlier, you can follow him on Spotify, Deniv Masada Music, to know more about his work. Do you have someone in mind who wants or needs to see this kind of video? Share mo na itong video na ito. Or baka naman ikaw mismo ay meron kang plans na mag-upgrade ng mga tools or mga equipment mo. If yes, ano naman yung mga equipment or mga gadgets or tools na meron ka sa ngayon? Let us know your answers by commenting down below. Natapos na naman po ang isang episode at siguradong marami tayong natutuhan kay Sir Den. Next week, sigurado naman ako na matutuwa yung mga ating katay na naka-hashtag work from home kasi we will talk about some work from home office ideas and we will get to see some examples of it. Thank you very much for tuning in on today's episode and please know that I will always try to give you something that will help you appreciate technology even more. This has been Tech to Try and I am your host, Justine. See you on Thursday, 10 a.m.